Matumal na ang customer ng mananahing si Mang Napoleon simula nang nagka-pandemya, kaya hirap umano mag-budget dahil sa nagtataas ang presyo ng bilihin. Naiyak siya nang tinanong kung kaya pa bang bayaran ang bill sa kuryente. Sana naman hindi na siya muna magtaas kasi pahirap sa ano, dagdag pahirap. Sa susunod na linggo pa malalaman kung tataas o bababa ang singil ng Meralco, pero kung babalik man ang disconnection simula September 8, nangako ang Meralco na pagbibigyan nilang unti-untiin ang pagbabayad ng mga customers. Kung hindi talaga kaya, talagang humihingi sila at pero nais nilang magbayad in one swoop o biglaan isesettle yung kanilang arrears o utang. Andito naman tayo para tumulong. Sa isyu naman ng supply, tiniyak ng Department of Energy na sasapat ang kuryente sa 20 days na maintenance shutdown ng Malampaya Natural Gas Facility mula October 2 hanggang 22. Wala tayong brownout as far as we are concerned unless mangyari ulit yung nangyari noong May 31 to June 2 na meron nagkasabay-sabay na nag-force outage. Dahil gagamit ng mas mahal na fuel ang mga planta ng kuryenteng umaasa sa Malampaya, inaasahang tataas din ang bayarin ng mga consumer. Ang primary objective namin is there should be continuous reliable supply of electricity rather than brownouts. Mas mahirap yung wala tayong kuryente kaysa sa medyo mahal. Limang malalaking plantang sinusuplayan ng natural gas galing Malampaya ang kailangang gumamit ng ibang fuel at gumana para hindi kapusin ang supply sa Luzon. In buong duration ng turnaround, wala tayong production ng gas. And the reason why we flagged it 1 year in advance, no? Kasi for sure, we know na very significant yung effect. Pero bakit nga ba halos 3 linggo ang maintenance shutdown ng Malampaya? Pagka meron tayong maintenance ng kotse, yung mga major components, syempre mas matagal po siya palitan compared sa ibang mas simple na maintenance. May mga maintenance po talaga tayo na hindi siya pwede gawin habang tumatakbo. Daan-daang manggagawa ang dadalhin sa platform sa gitna ng laot. Kaya para iwas COVID, bukod sa 7-day quarantine, may kinontratang flotel o floating hotel na tutuluyan ng mga mag-aayos sa Malampaya facility. Samantala, nangako din ang DOE na may sapat na supply ng kuryente sa halalan sa susunod na taon. Base umano sa kanilang forecast, walang yellow alert at walang power interruption na makikita. Alvin L. Chico, ABS-CBN News.